Magandang tanghali, Pilipinas, no? Lumalakas na naman po ang ingay sa politika. May ilan na nananawagan pa na dapat daw po buwagin ang Interagency Task Force on COVID-19. Ito ay sa gitna na tumataas ng kaso na aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang lahat po ng desisyon ng IATF ay nakabase po sa siyensya. Well, si Dr. Edsel Salvanya na po at si Yusek Berhere nagsabi, isa sa napakalaking dahilan sa pagtaas ng mga kaso ay dahil dito sa mga bagong variant. Tanggapin natin o hindi, nag-mutate po mga virus at hindi naman po siguro kasalanan ng IATF na nag-mutate itong mga virus sa pamamaraan na mas nakakahawa sila. Hindi lang po Pilipinos ang nagkakaroon ng ganitong spike ng mga kaso, no? Ang new variants din po ang naging dahilan kung bakit nag-lockdown din po sa France at sa Poland. Mahigpit din po sa Hungary, Bulgaria, Bosnia, samantalang pinag-iisipan po ng Alemanya ang paghihigpit muli. Dahil dito, direktang hinarap ng inyong IATF ang new variants sa pamamagitan ng pagpapatupad ng additional restrictions simula po kahapon. Mararamdaman po natin ang epekto hindi po ngayon. Hindi po bukas kung hindi matapos po ang incubation period ng virus sa 2 linggo. Now, kilala naman po natin na ang anyo ng ating kalaban ng COVID-19. May higit isang taon na tayo na narariyan po ang virus na yan. Kaya nga pinainting po natin ang ating testing para malaman kung sinong mayroong coronavirus o wala. Mula isang lab noong February 21, naging 229 labs na po as of March 19, 2021. Mula 3,000 daily tests noong April 2020, ay naging 50,294 tests na ang naisagawa natin kada araw ngayong Marso. Hindi po yan incompetence. Alam na natin kung paano kumakalat ang kalaban na si COVID-19. Kaya nga pinainting naman po natin ang ating isolation para maihiwalay ang tinamaan at protektahan ang walang sakit. Dito sa Metro Manila, ang ating quarantine facilities ay may bed capacity na mahigit 6,000 or 6,595. Sa Metro Manila lang po yan. Samantalang nasa 83 ang ating temporary treatment and monitoring facilities. Ang mga numerong ito po na nakikita nyo sa ating screen ay as of March 17, 2021. Nasa 76,950 ngayon ang nasa isolation facilities. Ayon po sa report ng Oplan Kalinga. Alam na rin po natin kung paano gamutin ang mga pasyente laban sa kalaban nating COVID-19. Patuloy nga po ang pagbaba ng ating case fatality rate. Ayon sa DOH case bulletin kahapon, March 22, nasa 1.93 or 2% ang ating case fatality rate. Makikita nyo po sa case fatality rate, no, na ang Pilipinas po ay 1.3. Mataas po kung yung maibang bansa, no, gaya po ng Brazil, gaya po ng Russia, gaya po ng France. Huwag naman po natin baliwalaid yung hirap ng mga frontline workers natin at yung mga natatrabaho sa iba't ibang mga sangay at ahensya ng gobyerno na working together po under the IATF. Tignan rin po natin ang ranking ng Pilipinas bago ang spike at pagkatapos ng spike. Okay, makikita nyo po na sa total cases, nananatili pa rin po tayong 30 sa buong daigdig. Before March 2021, na nangyari po yung spike, nasa number 31 po tayo. Sa active cases, talaga pong tumaas tayo. Dahil dumami po ang ating active cases, bago po nag-spike, tayo po yung 41 worldwide. Ngayon po, tayo ay 26. Yung cases per 1 million population po, nananatili po tayong 135 in the world. At ang ating case fatality rate po ay bumaba pa po tayo. Dati-rati po number 65, ngayon po number 70. Patunay po ito na we are doing the right thing. Now, ito po ay patunay na nagagawa ng IATF ang kanyang misyon gamit ang ating mga sandata. Ang siyensya ng mask, hugas, iwas, isolation, treatment at unti-unting pagbubukas ng ekonomiya, tulong at ayuda, epektibong fiscal management, coordination sa mga lokal na pamahalaan ang dahilan kung bakit nasa halos 90% o 86% ang bilang ng mga gumagaling.
Huwag naman po natin sanang maliitin ang sakripisyo ng mga doktor, eksperto at government workers na bumubuo ng IATF. Ang IATF, kung inyong matatandaan, ay whole of government approach. Bawat ahensya at departamento kasama ang ating mga lokal na pamahalaan ay may kinalaman sa mga naging desisyon at aksyon nito. Maging patas at objective po tayo. Nagbigay ng kanyang regular Monday Talk to the People address kagabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung saan ang inyong lingkod ay ubatid via Zoom. Itong ilan ng mga highlights ng kanyang sinabi. Ipinaliwanag po ng Pangulo na bagaman mabilis ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, hindi po pwede muling ipasara ang pamahalaan ang ekonomiya. Kasama po natin ngayon si NEDA Chief Carl Chua para ipresenta po yung cost-benefit analysis kung ano pong mangyayari kung magsasarado tayo buli ng ating ekonomiya. Kinakailangan po ibalanse ang kaligtasan ng mamamayan at ang hanap buhay ng ating mga mamamayan. Binigyan din kagabi ng presidente na wala sa pamahalaan ang COVID funds o yung mga inutang na pera pambili po ng bakuna. Walang hawak na cold cash ang gobyerno. Ang pondong inutang ng pamahalaan ay nananatili po sa puder ng mga nagpapautang bangko. Kung meron po tayong babayaran, diretsong ibabayad po ng mga bangkong ito doon po sa mga vaccine manufacturers. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, nasa 82.5 billion ang perang inilaan para sa COVID-19 vaccination program. Kasama na rito ang bakuna, logistics, iba pang supplies, pati waste disposal. Now, kung saan po napunta yung mga inutang pa nating ibang mga pera, well, 250 billion po ang naginastos natin sa Social Amelioration Program or SAP. Gumastos po tayo ng 3.8 trillion hanggang nasa 4.23 trillion naman ang ginamit para sa ating mga health workers at iba pang programa na nakatutok po sa COVID-19. Iniutos din ng Pangulo na tugunan ang napapabalitang 3 araw na delay sa pag-release ng swab test results ng returning overseas Filipino workers. Ipinaliwanag po ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, who is also NTF chairperson, na ang delay ay dahil sa naantalang processing sa Philippine Red Cross na sa ngayon po ay natugunan na. In-report naman po ng National Task Force Chief Implementer at ating Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na inaasahan na nasa kalahating milyon hanggang 1 milyon kada linggo ang mababakunahan simula sa susunod na buwan na Abril dahil sa pagdating ng marami pang bakuna at pagsisimula ng bakuna sa ibang sektor na nasa priority list. Kasama rin po natin maya-maya lamang si Secretary Galvez para magbigay detalye dito. Napag-usapan din kagabi ni Presidente ang Republic Act No. 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 kung saan nabanggit ang indemnity. Lilinawin ko lang po, no? Meron na pong batas na nagsasabi gobyerno ang magbabayad sa mga side effects ng mga bakuna. At ito po ang dahilan kung bakit bagamat pinapayagan natin ngayon ang mga pribadong sektor na bumili ng bakuna, kinakailangan dumaan pa rin po sa tripartite agreement. Bakit po? Wala pa pong commercial sale ng mga bakuna. Lahat po yan, wala pang certificate of product registration. Meron lang pong emergency use authorization. At dahil dito, talagang hindi po pwedeng pumunta sa kahit anong manufacturer and private sector para bumili ng bakuna na hindi po involve ang gobyerno. Kaya po involve ang gobyerno, meron nga tayong batas itong COVID-19 vaccination program na nagsasabi na gobyerno na ang magbabayad sa mga side effects sa mga bakuna na covered lamang ng EUA. Now, kahapon, dalawang beses o dalawang konteksto na gamit ang indemnity. Unang-una, si Secretary Dominguez ginamit yung salitang indemnity kasi lahat din ng mga vaccine manufacturers, kung ang bibili ay pribadong sektor, humihingi ng indemnity doon sa bayad din. At indemnity doon sa pananagutan in case of side effects. Kaya nga po, kinakailangan pumirma pa rin ang gobyerno. At kahapon din, yung sinabi naman po ni Presidente na hindi naman po pwede na walang pananagutan ang pribadong sektor, ito po ay dahil nakasaad nga po sa batas natin na bagamat gobyerno magbabayad ng mga side effects,
Eh, may dalawang exceptions po dito. Kung nagkaroon po ng tinatawag na willful neglect o yung tinatawag na gross negligence. Ito po yung kapabayaan na wika nga ni Miss International, eh, major na kapabayaan, no? Gross negligence. Sana po nalagay na natin sa tamang konteksto ang sinabi ni Presidente dahil meron po mga parang hindi po tamang interpretasyon na na-publish na sa ilang mga periodiko. Okay, punta naman po tayo sa COVID-19 updates. Merong na-report kahapon na 8,019 na mga bagong kaso ayon sa March 22 bulletin po ng Department of Health. Now, nananatiling mataas po ang gumagaling nasa 577,850. Samantalang meron na po tayong 12,972 or 1.93 case fatality rate. Nakikiramay po kami sa mga pamilya ng nabawian na buhay. Pumunta naman po tayo sa confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset, no? Makikita nyo po talaga na sa simula nung Marso, talaga pong sumipa pataas ang mga kaso. Pero wag naman nating baliwalain yung mga nangyari bago mag-Marso. Tumaas po yan at napababa po natin. Tumaas nga po yan among others dahil nga po sa bagong variant. Unless sasabihin ng mga kritiko ng gobyerno na IATF nag-imbento ng mga mutant variants, unfair po na sabihin na itong pagtaas nito ay dahil sa incompetence. Wala po tayong magagawa. Talaga pong anyo ng mga viruses na nag-mutate. Pero ang tanong po, no? Dito po sa graph nito, makikita nyo rin po na nalampasan na natin yung peak na nakita natin noong Agosto na karamihan ng kaso ay nasa Metro Manila at Region 4A. Ito naman po ang Regional Healthcare Utilization Rate or HCUR. Makikita nyo po na meron talagang dalawang rehiyon na malapit na po sa moderate, no? Ito po ang NCR at ang CAR. At papalapit na rin po sa moderate ang Region 3 at saka ang Region 4A. Kaya nga po tayo po ay nagbubble na. Pero ito po ay papalapit pa lamang sa moderate risk, yung yellow risk. Okay. Bago po tayo pumunta sa ating mga bisita, isang mahalagang anunsyo po, no? Ang DTI po kahapon ay nagsabi na bagamat hindi po kasama sa mga pinagbabawal na negosyo ang gyms, spas at ano pa ba 'yung pangatlo? Gyms, spa at internet cafes, meron pong kolatilya sila. Bawahan na po. Sarado po sa susunod na dalawang linggo ang mga gyms, spas at internet cafes. Ulitin ko po, alinsunod sa guidelines inisyo ng DTI na merong kapangyarihan ng mga LGUs na isara ang gyms, spas and internet cafe, nagbutuhan na po at ang mga Metro Manila mayors at sarado po sa susunod na dalawang linggo ang gyms, spas at internet cafe. Mahalagang anunsyo, no? Well, ito po ay kinalaman sa bulletin o advisory mula sa St. Luke's, BGC, and Quezon City, PGH, Makati Med, Asian General and Medical City, no? Kahapon po sinabi natin na iniinganyo natin yung mga pribadong hospital na itaas hanggang 30% yung kanilang mga COVID bed allocations, no? 30% sa pribadong sektor at 50% sa gobyernong mga hospital. Yung mga anunsyo po na napuno na, na inisyu ng mga pribadong hospital, puno na po yung COVID bed allocations nila. Hindi naman po ibig sabihin na ang hospital mismo ang napuno na. Meron pa po silang espasyo para sa mga non-COVID cases. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Unahin ko muna po with the kind indulgence of Sec Galvez and Sec Dizon, si NEDA Acting Chief Secretary Carl Chua, dahil importante po yung cost-benefit analysis na pinirisinta ni Secretary Chua nung nag-uusap-usap po ang IATF kung anong hakbang na gagawin dahil nga po dito sa tumataas na kaso ng mga COVID-19. Ang pinagpipilian po noon
ay pagbabalik sa pagsarado ng ekonomiya sa pamamagitan ng ECQ or MECQ or yung pinapatupad natin ngayon na travel bubble, stay at home, ang mga comorbidities at mga seniors, at siyempre po yung pakiusap. Wala mo ng kapitbahayan, wala mo ng pagbibisita, pagsusuot ng mask, pati sa bahay, lalo-lalo na kung mayroong kasamang elderly at mga vulnerables. Secretary Carl Chua, the floor is yours for the cost-benefit analysis that you presented to the IATF. Magandang hapon po, Spokes Harry, at sa mga nakikinig sa atin. Nakikita niyo po ba yung aking PowerPoint? Yan, nakita ko na po. Kita na ang po. Papaliwanag ko po ngayon sa taong bayan ay yung cost-benefit analysis of quarantines and the need to manage risk. Meron kasi po nagsasabi na yung desisyon ng IATF ay hindi base sa siyensya at sa mga datos. Hindi po yan totoo. At lahat po ng recommendation po ng IATF, lalo na po yung galing sa NEDA, ang basehan po dito ay yung data. At yung nag-recommenda po kami na buksan yung ekonomiya last October, tapos yung last February, all of these are based on the data. So simulan ko muna yung aking presentation by highlighting the key messages. Una po, we need to continue managing risk as COVID cases rise. We do this by focusing on localized quarantine and addressing the sources of highest risk so that jobs and livelihood of the far majority will not be affected. Pangalawa, when we opened the economy last October 12, 2020, cases did not spike, nor did cases spike during the year-end holiday and the first 2 months of 2021. Yung cases nga, it was on a generally downward trend. This was due to our strict compliance with the health standards and our gradual and careful approach to the reopening of the economy. Number three, the issue we face now is not about economy versus health. It is the total health of the people, whether from COVID, non-COVID sickness, or hunger. Number four, we have been in lockdown or quarantine for a year. At as a result, 3.2 million people or 23% of NCR people are hungry according to the SWS survey. There are also 506,000 jobless in NCR according to the Philippine Statistics Authority survey. And every day that we are still in GCQ, it costs the NCR people and the adjacent provinces, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, 700 million pesos in wages per day. So ito yung nawawalang sweldo kasi hindi po ganap at bukas yung ekonomiya. Number five, we also have much higher deaths due to non-COVID because many people cannot afford treatment kasi nawala ng trabaho. High burden disease claim in PhilHealth is 75% down. So in summary, we also have to look after their welfare. So ngayon, since nabanggit ko po yung key messages, tingnan po natin yung data. Una po, we have been experiencing one of the longest lockdown or quarantine. Exactly 1 year ago, we started with the ECQ sa NCR, yung red. Tapos yung gitna ng May, pumunta po tayo sa MECQ, yung pink. Tapos GCQ, tapos bumalik tayo sa MECQ. Tapos for the next 6 or 7 months, tuloy-tuloy po yung GCQ. Yung NCR accounts for 32% of the economy, one-third. So ibig sabihin, kung hindi ganap yung bukas yung ekonomiya ng NCR, hirap po yung ekonomiya natin. Ngayon, regions 3 and 4A, ito yung karatig na regions, 26% of the economy ang representation nila. Pero katulad po ng NCR, maraming lugar tulad ng Batangas at ay tuloy-tuloy pa rin yung GCQ. The rest of the regions sa Northern Luzon, Visayas, Mindanao, and Bicol, they comprise 42% of the economy. Mas maluwang yung kanilang quarantine status, MGCQ. So yan yung una pong basic fact. Pangalawa po, ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority, yung buong taon na nasa quarantine po tayo, 1.04 trillion pesos yung nawala in terms of income and wages and salaries to the people. So the average is 2.8 billion pesos per day or per person ang average na nawala for the entire year, 23,000. Pero itong average, hindi po siya ganyan kagandang figure kasi may iba kasi nawalan talaga ng trabaho at hit much harder, especially in some sectors that have been closed kasi hindi po sila essential sectors. Ngayon, when we opened the economy last October, cases did not spike for 5 months. Ito po yung datos na, sa para sa NCR. Ang source nito ay Department of Health. Ito po yung daily cases. Pansin niyo po, nag-peak po tayo last year around July and August.
at around 2,500 per day. At yan yung dahilan kung bakit nag-time out tayo at bumalik tayo sa MECQ. Pero maganda po yung pag-enforce natin ng health standards. Kaya pag nakita nyo after August, pagbalik tayo sa GCQ, hindi naman umakyat yung cases, pababa yung cases. Tapos, yung nakita po ng NEDA na pababa yung cases habang nasa GCQ tayo, nagmungkahi ang NEDA at ang economic team na further i-open yung economy. Marami pong nag-complain, marami pong nagsabi na baka mag-spike in cases. Pero ito yung datos, pababa at pababa at pababa yung cases. Even when we decided to open the economy last October 12, hindi pa siya full opening, pero bumalik pa yung public transport, yung age restrictions, we relaxed it a bit, yung restaurants nag-open, nag-increase ang capacity and so on. No? Ngayon, may nagsabi rin na yung Christmas season, akyat yung case, pero hindi rin po natin nakita na umakyat yung case kasi tuloy po yung pag-comply ng taong bayan sa health standards. Pagdating sa January at February, hindi po rin natin nakita na umakyat yung case. Tuloy-tuloy po. So after 5 months of partial opening, hindi po natin nakita na umakyat yung case. So I do not think it is the main reason or a reason na bakit umakyat yung case in starting March. No? So yan po yung unang mensahe ko. Tingnan po natin yung datos. Yung next po, dahil sa GCQ, almost a quarter of NCR people are hungry. This is very concerning kasi 3.2 million ang gutom ngayon sa NCR dahil sa GCQ. Yung areas outside NCR have far less hungry people at simple lang yung dahilan, mas relax po yung quarantine, MGCQ. So yung red, ito yung NCR hunger, 23.3%. Yung blue, areas outside NCR, 14.9%. In the fourth quarter. Pero saan po sila galing? Galing po sila sa 34% when they were in GCQ. Yung nag-relax po tayo ng quarantine, ang laki ng bagsak ng mga nagugutom outside NCR. 18 million people said they were no longer hungry when we shifted from GCQ outside NCR to MGCQ in the last few months of 2020. Ngayon, yung unemployment rate sa NCR, nag-improve naman in the fourth quarter, pero mataas pa rin, 12.4% as of the fourth quarter last year. Pero tingnan po natin yung unemployment rate, yung blue, outside NCR. Mataas po siya in the second quarter, 18.6%. Pero dahil nag-relax po yung quarantine outside NCR, bumaba ito to 7.7. Mas marami yung may trabaho outside NCR. Pero yung NCR, 400,000 yung walang trabaho dahil sa GCQ. At lahat po ng datos nito ay pinag-isipan ng mabuti bago nag-recommenda yung IATF kung anong gagawin natin sa this week and next week. Ngayon, dapat concerned din tayo na 95% of deaths in the Philippines are from other factors. Ito po yung latest data for the full year galing sa Philippine Statistics Authority. Pag may namamatay kasi, nagsasubmit ng death certificate at ito ay iniipon at kinocompile ng PSA pag-submit ng local civil registrar. Nakikita po natin na according to the death certificate, yung COVID suspect, 20,000 deaths for the full year. Yung COVID confirmed, 8,404. Tapos yung pneumonia, 32,789. Ito po ay nakakalungkot, pero dapat tingnan po natin yung buong picture. Yung heart disease, yung mga namatay sa heart attack, 100,000 plus ang namatay. Yung cancer, 62,000. Yung stroke, 60,000. Diabetes, 37,000. Yung parasitic diseases, yung may intestinal worms, 30,000. Hypertension, 29,000. Abnormal clinical or laboratory findings, ito yung pinagsama-sama na yung lahat ng mga iba't ibang sakit, 24,000. Liver disease, 23,000. Kidney failure, 20,000. Bronchitis, 19,000. So nakita po namin yung datos at sabi namin, kailangan din natin tulungan yung mga mas nakakarami na namamatay dahil walang sweldo, walang trabaho, at hindi makapunta sa hospital for treatment. At yung totoo nga, according to a study by Center for Global Development na gumamit ng PhilHealth data, yung claims for high burden diseases, yung mga talagang hindi ka makakapagtrabaho ng maayos tulad ng cancer, diabetes, hypertension, it dropped by 75% during the pandemic. Ang ibig sabihin nito, hindi naman biglang gumaling lahat sila. Ang ibig sabihin nito, majority of the people are deferring health treatment
due to the lack of resources for healthcare, mobility restrictions, and the fear of getting infected in the hospital. So ganyan karami yung cases na pag-file sa PhilHealth na bumagsak. At sila ay naghihirap din sa bahay at hindi po makakuha ng treatment. At natatakot kami na baka this year or next year, yung kanilang sakit ay lumala at hindi na po makakapagaling. Ang breakdown nito, if you look at gastroenteritis, asthma, cancer, kidney disease, and so on, no? Dengue, diabetes, hypertension, heart disease, pneumonia, stroke, tuberculosis, lahat bagsak. Ibig sabihin, hindi po sila nagke-claim sa PhilHealth dahil hindi po sila nakakapunta sa hospital at kulang po yung kanilang sweldo at kanilang mga kita or salary para matugunan yung kanilang ibang sakit. At sila ay concerned din ng gobyerno. Kaya iniingatan po natin yung bawat recommendation natin na holistic yung approach whether you are suffering from COVID or non-COVID or even hunger. Ngayon, okay, maraming ayan, okay. Last slide po. Last slide na po, Secretary. Kaya ang ginawa namin sa IATF, binalanse po namin ano ang cost benefit in case we go to MECQ or its equivalent. So in terms of COVID, we will prevent 266,000 plus cases and 4,000 plus deaths and 11,000 plus severe and critical cases. So maganda po 'yan. Pero kung bumalik po tayo sa MECQ, ito yung mangyayari sa NCR. Meron na po tayong 3.2 million hungry people. Madadagdagan pa ito ng 58,000. Yung unemployed na 506,000 na kasulukuyan na walang trabaho, madadagdagan pa ito ng 128,000. Yung income loss, 2.1 billion in NCR and adjacent area pag nag-MECQ tayo. Yung mga mamamatay sa non-COVID, 78,000. At yung mga foregone treatment, 75,000. So lahat po yung binalansin natin. Kaya yung final decision po ng IATF, yung in-announce po ni Spokes Harry, yung localized lockdown, continue public transport, continue curfew except for workers, essential travel only outside the Mega Manila bubble or yung NCR Plus, yung office, reduced capacity at work from home. Pero yung iba, regular pa rin, yung mga factory, supermarket, wala muna indoor dining, pwede outdoor, take out or delivery. No gatherings, wear mask at home, no visitors. So yan po yung proseso na ginawa po ng IATF, always based on the data and the recommendation based on science. So yan po, maraming salamat, Spokes Harry. Well, maraming salamat, Sec. Chua. No? Mahaba po yung explanation ni Sec. Chua, pero kinakailangan po talaga ipresenta yan dahil may mga ilang nagsasabi na inkompetente daw pong IATF. Meron din ibang nagsasabi na parang mas magaling sila magbigay ng recommendation. Pero sa katotohanan lang po, ang IATF hindi po isang tao, hindi isang ahensya. Lahat po ng ahensya ng gobyerno pinagsama-sama. Napakadami pong talinong mga matatalinong Pilipino nagsama-sama para nga po humanap ng solusyon. At ito ay napapakita po kung paano gumagawa ng mga desisyon ang IATF. At gusto ko po yung sinabi ninyo, hindi po natin binabalanse ang ekonomiya at ang kalusugan. Ang ginagawa po natin, yung total health ng ating mga kababayan. Kasama na yung mga nagugutom, nawawalan ng trabaho, at namamatay sa ibang mga dahilan dahil sa COVID-19. Now, meron din pong pumupula. Bakit kasi sundalo ang ina-appoint dito sa IATF? Well, wala naman pong na-appoint sa IATF outside of yung mga sekretary sa mga namumuno ng opisina. Totoo po, maraming mga military, pero isang dahilan po kung bakit nagtitiwala ang ating presidente ay dahil magaling po sa logistics ang ating mga military. Now, kung ang pinag-uusapan ay hindi naman yung paano magmamanufacture ng bakuna, kung hindi paano makakarating ang bakuna sa lalong mabilis na panahon, sa panahon na ang mga mayayaman ay na-corner na yung 80% ng mga bakuna na ginagawa ng mga Western countries, siyempre po, sa tingin ng presidente at sa tingin ko naman, tama ang presidente, ang pinakamagaling na italaga dyan ay isang dating militar, dating chief of staff, dating hero ng Marawi, no? Si Secretary Carlito Galvez. Sir, ano na po ang latest sa ating pag-aangkat ng mga bakuna at kailan natin inaasahan na talagang magiging malawakan ng ating bakuna at ma-achieve pa ba natin yung tinatarget natin na 50 to 70 million vaccinations sa taong ito? The floor is yours, Secretary Charlie Galvez. Magandang
Tanghali po sa lahat na nanonood at nakikinig po sa ating programa. Sa ngayong tanghali po ay aking pong i-report sa inyo ang status ng ating vaccine rollout, deliveries at ang partnership po natin ng gobyerno at ng pribado to achieve yung whole of nation approach. Sa status po ng rollout, tayo po ay nakapagtala na po ng 408,995 na healthcare workers na po na nating nabakunahan. Ito po ay mayroong tinatawag na 53.3% over targeted yung first dose natin. At 36.36% naman over the total vaccinated deployed. Ang ating deployed na vaccine sa ngayon ay almost 100% na 1,105,500. At ito po ay kumakatawan din po, yung 408,000 ay kumakatawan din po sa 24% over the total healthcare workers nationwide, yung 1.7 po na total health workers. Ang remaining na vaccine delivery po ngayon natin ngayon ay aabot po sa 2,379,200 doses. Ito po ay magmumula sa March 24 na delivery na 400,000 sa Sinovac. At mayroon po tayong inaasahan galing sa COVAX yung 979,200 na maaari pong i-deliver ngayong March 22 to 26. At ngayong March 29, magkakaroon po tayo ng first delivery sa ating procured na vaccine from Sinovac, that is 1 million. So yun po ay ito po ang ating matatanggap po sa first quarter. Ang ating mga vaccination sites ay more or less 4,500, pero yung vaccination sites natin ay na nagagamit ngayon ay 1,523. Ang coverage po niyan ay 771 cities and municipalities. Sa second quarter naman po ay meron po tayong inaasahan sa April na 5,500 doses. Ang dinideclare po namin ngayon ay monthly na para at least magkaroon po tayo ng tinatawag nating strategy na magkaroon po tayo ng steady supply kada buwan. So sa May naman po, meron tayong inaasahan na 8,974,000 dahil magkakaroon na po tayo ng first delivery sa AstraZeneca. Ito po yung binili ng mga private sector na 2.6 million. And also, meron din po tayo maasahan na mga more or less 200,000 sa early delivery ng Moderna. At yung ating regular na delivery from Sinovac, Gamaleya, at saka sa AstraZeneca. Ngayong June delivery naman po, magkakaroon po tayo ng more or less 12 million doses. Ito po ay bubuo po yung second quarter na more or less magkakaroon po tayo ng second quarter na more or less meron po tayo na 22 million sa total na ano po natin. And then sa third quarter po ay magkakaroon po tayo ng scaling up dahil majority ng ating procurement ay darating po sa third quarter. At ito po ay magkakaroon po tayo ng regular early deliveries sa Novavax, sa Johnson & Johnson, and also from Moderna and also AstraZeneca. At ito po ay dadagdagan po sa kaming August ng major deliveries na higit po sa more or less 20 million doses. Ganun din po sa September deliveries at ating yung fourth quarter delivery natin magiging steady na po na hindi na po siya bababa ng 20 million doses. So with this, ang total po na ma-receive po natin ay more or less 140.5 million doses. This is excluding po yung COVAX facility. And then yung target vaccination po natin this coming April and May ay hihigit po tayo sa 500,000 to 1 million per week. And then mag-scale up po tayo pagka nagkaroon na po tayo ng experience curve at maano po natin, masimulate natin mabuti, maging simulado, ay aakyat po tayo ng June and July na more or less 1 million to 2 million per week. And then ito po yung tinatawag nating graphical representation na yung 140 million doses na makakaroon po tayo ng mga steady supply more or less this coming May hanggang December. Ang ano po natin dito, makakaroon po tayo ng scale-up procurement this coming second quarter with Sinovac, Sputnik B, AstraZeneca, Moderna, and Novavax. Ang target po natin mabakunahan ay 70 million at sinabi ko na nga po na pataas po na pataas ang ating target sa daily vaccination rollout po natin. At ito po ang status ng COVID-19 vaccine procurement. Yung may start po, ito na po yung tapos na po yung supply agreement. So tapos na po ang supply agreement ng tatis Sinovac. AstraZeneca, Sinovac po, meron tayong ongoing payments and deliveries.
by month po ito. Steady po yung supply niya. And then AstraZeneca, meron po tayong 17 million doses from LGUs and private sector. 11 million po sa LGU at 6 po sa private sector. Sa Moderna po, last week, nakapirmahan po kami ng supply agreement. May 13 million doses po ang government procurement. Hindi po ito, iyan po kasi may mga ibang news na sinasabi po nila na yung 13 million ay binili rin po ng private sector. Linawin ko po na meron po tayong dalawang agreement sa Moderna. 13 million ang government bilateral procurement with Moderna at meron po tayong 7 million doses sa private sector. Sa Novavax po tayo, meron po tayong 30 million doses government procurement at meron po tayong may negotiate na 15 million doses for private sector and LGU through Unilab and Paberco. So Johnson & Johnson po, may 5 million doses po tayo at ang supply agreement po ay aming po tinitiyak na magkaroon po kami ng signing this coming next week before the weekend. And then Gamaleya, mamaya po, meron po kaming 2:30 na negotiation and we are negotiating for 3 million for this month. At nangako naman po ang Russia na magbibigay siya ng Gamaleya, Sputnik V, in the middle of April. And then yung Pfizer, ongoing pa rin po ang negotiation kasi hindi pa po natin natatapos ang indemnification requirement. At the same time, alam naman natin yung Pfizer, AstraZeneca, Moderna, at saka yung ibang produkto like Johnson & Johnson, na-capture na po ito ng European Union, ng Europe, at saka po ng US. So, karamihan po ng mga supply po ng Pfizer ay magiging available by late of third quarter and fourth quarter. So, ito po yung ating ways forward. And sinasabi po natin na maraming mga countries na they start vaccinating yung tinatawag nating healthcare workers. Pero nakikita po natin yung proseso na tinatawag nating sequential at saka po yung serial, talaga pong mahihirapan po tayo dahil kasi ang nangyari po, habang nagbabakuna po tayo ng healthcare workers, nakatenga po ang private sector, ang LGU at saka national government. Meaning, pagka pinul po yung tinatawag natin yung ating mga resources, magkakaroon po tayo ng simultaneous vaccination. Nung una po, nakita po natin ng US napakabagal ng 2 months. Kasi po, ang ginawa po nila, talagang sinentro po na nila sa healthcare workers. Ganun din yung ibang countries like Indonesia at saka Malaysia. Pero ngayon natutukuha ang kanilang procedures, ginawa po nila yung tinatawag na Gantt chart na meron pong simultaneous na rollout. Lalo na po doon sa priority A1 hanggang A4. So ito po ang ginawa po ng US na at the middle of the vaccination of the healthcare workers, nag-vaccinate na po sila ng essential workers na 75 years old and up. And then sumunod na po yung all 65 years old to 74 years old and next is from 16 years old to 64 years old. Ganon din po yung Israel na ang kanilang binakunahan ay healthcare workers at sinabay nila po yung 60 plus at saka yung at risk. Meaning yung may burden of disease, pinagsama na po nila ang health workers, ang senior at saka po yung may comorbidities. And then sinunod po nila yung 55 years old, 40 years old, 35 years old and 16 years old. Ganun din po ang Indonesia. Ang ginawa po ng Indonesia ay habang halfway po yung healthcare workers, na-concentrate din po siya sa elderly. So nagkaroon po siya ng early deployment on January at ngayon po ay tumaas po ang kanyang level ng vaccination to 340,000. Dahil po hinayaan niya rin po yung private sector na magkaroon po ng tinatawag na vaccination at saka bumili rin po sila ng Moderna at Sinopharm. Parang gumaya po ni po sa atin. Yun po ang ano po natin. And then ito po ang ginawa po namin na simulation na tinulungan po kami ng private sector at saka ng Boston Consulting Group. Ito po ay ginawa po natin na magkaroon po ng kanya-kanyang prioridad ang national government, ang local government at saka yung private sector. Kung makikita po natin sa graph dito, na halos simultaneous po natin sa May na kung magkakaroon na po tayo ng tinatawag na supply coming from the private sector, pwede na po sila magsimula sa May, magkakaroon na po tayo ng simultaneous na rollout. At ang private sector ay kanilang bubunuin po yung more or less 20 million na kanilang supply at tayo naman ang bubunuin po natin yung 122 na million. Kasi po kung LGU lang po at saka yung ating national government, ang matatapos lang po natin ay mga 50 to 60 million people.
So ang maganda po, yung 10 million people ay ibigay po natin sa private sector, which is basically yun ang mga essential worker po nila. Yun lang po, folks, at maraming po salamat at mabuhay po tayo lahat. Kaalaman ng lahat, alam po namin na you're the hero of Marawi, alam namin naging chief of staff kayo at kayo graduate po ng PMA, pero hindi po alam ng ating mga kababayan na nag-schooling din po kayo, meron kayong advanced degree on management sa Australia. Ano nga po yung degree ninyo? Ang degree po namin po yun sa project management major in system modeling at saka sa tinatawag natin na project scheduling. Yun po ang project management. So ibig sabihin po talagang sapul na sapul ng inyong pinag-aralan. Sa Australia po ito, no? Opo, bali po yan. Almost 18 months po yan. Ang in-specialize po is strategic leadership at saka po yung system modeling. Yung modeling po ginagawa natin yung mga simulation, paano kukuha ng empirical data. At saka yung tinatawag natin, kinocompute po natin yung tinatawag na yung difference, yung tinatawag natin how we will maximize yung resources and minimize the time over output. Yun po ang inano po namin. Pinag-specialize po namin. System. Okay. Well, importante po malaman ng taong bayan yan dahil hindi nila alam na kaya kayo talaga ni Presidente, hindi lang dahil sa kayo ay war hero, kung hindi meron po kayo talaga advanced training doon sa isang field na kinakailangan pagdating sa logistics, pag-angkat ng ating mga bakuna. Okay, so pumunta naman po tayo kay Secretary Vince Dizon. Sir, alam nyo kapag sinasabi nila na incompetent, ayan, palagi kong sinasabi, nako, we had the best testing in the whole Asian and one of the best in the whole world, no? So, sa mga nagbubulag-bulagan at nagbibigim-bigihan, paki-refresh nga po kung anong na-achieve natin sa larangan ng testing. Salamat po, Sox. Alam niyo po, napakahirap po talaga ganitong dinadanas natin at napakalaking hamon nito. Nakikita natin ito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At, ang pinipilit po natin gawin, simula nung nakaraang taon, hanggang sa ngayon, ay pataasin natin ang kapasidad natin na mag-test at mag-detect ng COVID-19. Siguro, kailangan ipaalala lang po natin sa lahat na talagang nung una po tayong tinamaan itong COVID-19, halos zero po ang capability natin mag-test. Iisa lang po ang ating laboratorio. Nung nakaraang taon po, nung umpisa, nagpapadala pa tayo ng mga specimen natin hanggang Australia para lang matest sila. At talagang sinikap po natin sa turong ng pribadong sektor at ng ating mga LGU na pataasin ang kapasidad natin. Kaya po, mula sa isang laboratorio lang nung nakaraang taon, nung Marso, nasa 229 na tayo. At ngayon talagang nakakapag-test na tayo ng marami at kung ano ang kinakailangan nating i-test, kaya nating i-test yan. At ang isa pa dyan, Spox, ang importante din, kung maaagaga natin, nung nakaraang taon, yung paglabas ng test result, minsan umaabot hanggang 3 linggo. No? Yun ang napakahirap kasi hindi natin malaman, no, kung meron ba tayong, meron bang sakit ang mga kababayan natin hanggat hindi lumabas ang resulta ng isa, dalawa hanggang 3 linggo. Pero ngayon po, less than 24 hours lumalabas na. Pero kahit na ganun pa man, ang ating naabot na ngayon, hindi pa rin tayo titigil, folks. No? Na alam natin na hindi pa tapos ang laban na ito, mabigat pa rin. Kaya nga, kailangan paigtingin pa natin lalo ito sa tulong ng pribadong sektor at sa tulong din ng mga LGUs. Kaya tayo, walang hinto pong nagsisikap, talagang pataasin pa po ng pataasin ang ating testing capacity kahit na ngayong Marso ay talagang na mahigit 50,000 na po ang ating tinetest kada araw. Kailangan pa rin po, lalo na sa mga areas na matataas ang kaso, paigtingin pa natin lalo ang ating detection, ang ating tracing at yung isolation natin. Importante din po, folks, no, dun sa ating isolation, napaka-importante po na malaman natin na nung nakaraang taon din, napaka-konti po ng ating isolation facilities. Kaya kung maaalala natin, nakaraang taon, marami pong naka-home quarantine, mahigit 50% po nung mga active cases natin last year, nasa home quarantine. Ngayon po, sa datos na ipinakita niyo po, Spox, kanina, ang naka-isolate natin ay 70 plus thousand out of the 80,000. So, mahigit 80% po ng ating mga active cases ay naka-isolate. Ibig sabihin po nun, hindi po sila nakakahawa dahil sila po ay naka-isolate. At
maliit na lang pong porsyento ang nasa home quarantine. Pero again, hindi pa rin po tayo tumitigil. Si Secretary Villar po ay nag-commit pa na damihan pa ang ating isolation facilities para nga masigurado natin na ma-isolate natin at hindi makakahawa ang ating mga kababayan na magpo-positibo. Maraming salamat po, Spox. Maraming salamat sa Sec. Dizon, no, sa ating mga kababayan. Malapit na po kasi ang eleksyon. So may ilan sa atin, dahil ninanais nilang manalo sa susunod na eleksyon, eh, talaga pong walang tigil ang pagsabi na puro palpak daw ang gobyerno. Eh mapapababa ba naman po natin ang numero ng COVID? Naalagaan ba naman natin ang mga nagkakasakit ng COVID kung palpak po ang gobyerno? Totoo po, tumataas ngayon. Pero ang pagtaas po, among others, dahil po yan sa mga bagong variants. Unless sasabihin na naman nila na yung dapat gumawa ng paraan ng IATF para pigilin ang mutation ng mga variants. Imposible po yun dahil yan po talaga ang anyo ng mga variants. Tumuloy na po tayo sa ating open forum. Yusek Rocky, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Vince, Carl Chua, and Secretary Galvez. Question from Jinky Batikados ng IBC 13. For Secretary Roque, palas daw po, take ng palas sa sinasabi ng iba na pinapalaki lamang ang mga datos na lumalabas about COVID na nagdudulot lamang ng takot sa taong bayan. Also, ginagamit lang din ang COVID ng mga politiko dahil nalalapit na ang halalan. Well, I agree with the second proposition. Pero ang totoo po, talagang hindi naman po natin makokontrol itong anyo ng bagong variant na talagang mas nakakahawa. Kanina nga po, pinakita ni NEDA Chief Carl Chua na nung tayo ay po nagbukas ng ekonomiya, pababa po ng pababa pa nga ang mga kaso. Dahil nga po, gumagana yung ating testing, isolation, contact tracing, and treatment initiatives. No? So, meron po tayong mga bagong pagsubok ngayon. Ang sagot natin, mas painting pang testing, isolation, treatment, and contact tracing. So ganun po 'yon at nakikiusap nga po ako sa lahat, no, kung talagang nagmamahal kayo sa Pilipinas, huwag naman pong pagsamantalahan itong trahedyang nangyayari ngayon para lang sa politika. Wala pong may gusto mangyari nito at lahat po tayo ginawa natin na hakbang para ma-manage po natin ang pagkalat ng COVID-19, and we were very successful until dumating po ang mga bagong variants. Second question po niya, ang paggamit daw po ng face mask at face shield maging ang swab test sa Pilipinas ay mistulang negosyo na. Sa ibang bansa po katulad ng Amerika, hindi nila ipinapatupad ang swab test sa interstates or domestic travel nila unless symptomatic ang biyahero. Ano po ang reaksyon natin dito? Bakit po sa bawat kibot dito kailangan may swab test yet lumolobo pa rin naman ang sinasabing datos ng kaso ng COVID-19? Well, dito po sa Pilipinas, hindi guys sa Amerika. Kung ikaw po ay economic frontliner at ikaw ay naging exposure, libre po. Yung mga nagbabayad po talaga na tumatawid ng boundaries, rinirequire po yung PCR, lalong-lalo na kung non-essential or tourist purposes naman po yan. So, yun po ang konteksto. Kapag may exposure at kapag economic frontliner, libre po yan, kaya hindi po yan nagiging negosyo. Pero kung ang purpose po naman ay talagang for tourism, karamihan naman po talaga na pumapasok sa Boracay for tourism, eh hindi naman po pang negosyo yan, kundi para protektahan din yung mga ibang bisita at yung isla mismo. Ang third question po niya, galit po ba daw ang Pangulo sa kanyang mga kritiko, lalo na sa ilang mga senador na kinukwestiyon kung nasaan ang bakuna despite daw po sa malaking halaga na nautang ng gobyerno? Hindi naman po galit. Pero dahil matagal ng politiko ang presidente, alam niya na dahil panahon na ng eleksyon, talagang magkakaroon ng mas malakas na ingay. Kaya nga po ang aming trabaho at ang marching order, ipaintindi at ipakita sa taong bayan kung ano talaga ang nagawa na ng gobyerno at anong patuloy na gagawin ng gobyerno. Aming pakiusap lang sa taong bayan, huwag niyong kakalimutan kasi maraming gustong mahalal at pinagsasamantalahan ng lahat. So dapat po maging mas critical tayo sa pagtanggap ng mga impormasyon. Ngayon lang po talaga tumaas muli ang mga numero ng buwan ng Marso. Bago po Marso, we had the situation very much under control. Thank you, Secretary. Ang susunod na magtatanong, si Mela Lesmoras ng PTV. Go ahead, Mela. Mela? Nandiyan na siya kanina. Okay.
Apo, good afternoon, Secretary Roque, at good afternoon din po sa iba nating kalihim na kasama. Unang question ko lang po, Secretary Roque, kahapon nga yung naging first day ng NCR Plus. ...ng bagong patakaran na ito. Well, may mga datos po ako, hindi ko na ginamit ngayon kasi mahaba din ating press briefing, no? Pero siguro i-release ko rin. Well, nagagalak naman po tayo na unang-una po, no, mukhang napakarami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kooperasyon nila, no. Bagamat meron po tayong mga apprehensions relative to the total population ng Metro Manila Plus, kakaunti lang po ito, no. So nagpapasalamat po kami sa kooperasyon ng ating mga taong bayan at ito naman po ay para sa kabutihan ng lahat. Opo. Secretary Roque, yung mga nasa labas po ng NCR Plus bubble, kailan po daw kaya nila na inaasahang magkakaroon ng bagong announcement on quarantine classification sa mga lugar nga sa ibang probinsya, sa ibang lungsod, starting April 1? Kasi I understand ang NCR Plus bubble ay until April 4 nga po. Opo. Well, yan po ay pagpupulungan pa rin ng IATF, no? Pero meron naman pong susunod na pagpupulong ITF sa linggong ito. Alamin, okay, and, normally, it is about this time of the month na binibigay yung preliminary data at it will be in the last week of the month na magkakaroon ng desisyon. Okay. And Secretary Roque, follow-up lang po dun nga sa inyong opening statement at nabanggit nyo nga din sa mga susunod nyo pang pahayag. Regarding dito sa mga ibang nagsasabi na dapat buwagin ng IATF, I understand ilang senador po kasi ang nagsasabi nito. Are we eyeing private meeting po kaya IATF and senators para ma-sort out yung mga ganitong issue, maiwasan na yung mga kontrahan hinggil nga sa COVID-19 response ng pamahalaan? Ay, hindi po kami nangungontra. Linalabas lang po namin ang katotohanan. At nandyan po talaga ang datos. We are science-driven, we are data-driven. At naiintindihan naman namin sa panahon ng eleksyon, talagang mag-iingay ang maraming politiko. It comes with the turf, kumbaga. No? So lalabanan po natin ang kanilang mga deklarasyon sa pamamagitan ng katotohanan na nakabase sa siyensya at sa datos. Okay. One last question lang po, Secretary Roque, for Secretary Galvez. Okay lang po ba? Okay, please. Opo, Secretary Galvez, I understand tomorrow darating nga yung panibagong donasyon ng China mula nga sa Sinovac. Can you just give us a picture? Ano po yung mangyayari sa turnover ceremony? At I understand, naka-quarantine pa po ba tayo? Sino-sino po kaya yung mga opisyal na sasalubong dito? At para kanino po ito i-dedicate tong 400,000 doses ng panibagong ng vaccine supply? Yung sagutin ko muna yung huli, magkakaroon po kami ng pulong ng NITAG this coming Wednesday evening at titingnan po namin, determine po namin kung saan po namin ibibigay yung priority itong 400,000. But basically, ang napag-usapan namin sa ITF ay talagang ipoconcentrate natin muna doon sa mga high instance area, especially NCR, Cebu, at saka itong Davao. Ayun po ang mga pagpupulungan po namin. Yun naman po sa programa, sa ngayon po naka-quarantine po ako at kukumpleto ko po yung 14th day quarantine. So sa ano po, ang gagawin lang po natin na ceremonies po doon sa 400,000 ay very simple ceremony. And we will finalize this evening. Okay, thank you so much po Secretary Galvez, Secretary Roque, and salamat po sa iba pa nating kalihim. Thank you Mela, Yusek Rocky for the next questions. Question from Heidi Sampang of DZAS. Kung hindi po bumaba yung daily surge makalipas ang 2 linggo sa April po ba, posibleng ma-extend ang stricter GCQ and NCR Plus bubble? Tignan po muna natin dahil kami naman po ay umaasa na ang ating mga kababayan ay magbibigay ng full cooperation nila. No? Ang mensahe po, bagamat hindi na natin pinagbabawalan ang paglabas ng bahay, inaasahan po natin ang kooperasyon ng lahat dahil alam na natin na ang pinakamagaling na sandata ay manatili sa mga tahanan kung hindi naman kinakailangan lumabas, mask, hugas, iwas at bakuna. Ang tanong po ni Isa Umali ng DCBB ay natanong na ni Mela para sa pagdating ng vaccine, pero ang follow-up po niya dito, sino po daw, kung sasalubungin po ba ito ng Pangulong Duterte at gaya nung unang batch, at sino po ba yung mangunguna sa arrival? Well, sasagutin ko po yung sa Presidente, hindi po sasalubong si Presidente sa 24, pero nasa kalendaryo po ng Presidente yung pagsalubong dun sa 1 million na binili natin sa Sinovac, no, on the 29th.
Sec Galvez, di ko na po alam kung sino yung sasalubong because we're both in isolation. Sino po kaya yung sasalubong? Pinag-aaral po namin Sec Vince at saka po yung higher officials na secretary. Ang po sa dun sa, terminal number 2. Okay. Spokes Harry, I will be there po tomorrow to supervise the arrival of the 400,000 Sinovac vaccines. Okay. From Chrissy Aguilar ng Inquirer.net for Secretary Roque and Secretary Galvez, can we get clarification po on the President's statement last night na hindi daw po dapat government ang liable if ever may adverse effects from vaccines procured by private sector? Will this affect po yung current deals ng national government with private sector AstraZeneca and Moderna? Na-explain ko na po yan kanina sa aking opening statement. No? Ang konteksto po nun ay... kaya nga po hindi po pwedeng wala ang gobyerno sa pag-angkat ay dahil doon sa indemnity. And despite the fact na sinagot na natin ang side effects, hindi naman lahat ng side effects sasagutin natin. Yung mga side effects dahil nagkaroon ng willful neglect at saka gross negligence, hindi pa rin po natin sasagutin sangayon po sa batas. Secretary, susunod po magtatanong si Tricia Terada ng CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary, and to our guests today. Sir, first question, dun lang po sa calls for abolishing the IATF. You mentioned, tama po, na while it's true that it's not the IATF's fault that there are new variants, but I think what people are pointing out is that the IATF failed to manage the situation, its policies failed to prevent the situation that we are in now. So the question is, what's keeping the government from trying out yung suggestions, sir, to change leaderships or try out a different composition? And sir, since nabanggit niyo na rin po na you feel that this is politically motivated, how does the government distinguish a political agenda or attack versus what could be a well-meaning and a valid suggestion or a constructive criticism? We know that because of human experience. Pag panahon na talaga ng eleksyon, lahat ginagawa ng issue. Hindi natin madi-deny yan. Now, unang-una, ano bang IATF? Hindi naman po ito artificial na body. Ito po, ang miyembro niya, lahat din ng mga kalihim at lahat ng hepe ng mga ahensya ng gobyerno. Ang ginawa lang natin, pinagtipon-tipon natin sila para one nation, one government approach ang kasagutan natin sa IATF. Itong dahilan, kaya hindi lang natin tinitingnan ang datos ng pagdami ng COVID, kung hindi ano magiging epekto nito kung tayo ay magkakaroon ng lockout. Doon naman sa kalusugan, sa pagkagutom ng ating mga kababayan. Kaya nga po, maraming mga grupo na nagbibigay suhestyon. Ang sinasabi ko, we welcome all suggestions, pero intindihin nyo naman, walang makakapantay pagdating sa human capital ng IATF dahil buong bureaucracy ng gobyerno ay nagsama-sama po para sa ating response sa COVID-19. At yung mga ranking natin sa buong mundo shows na contrary sa mga sinasabi nila na palpak ang IATF, nagtagumpay po tayo at magtatagumpay pa rin. Itong pagtaas po ng kaso dahil nga sa new variants, pagsubok po yan. Pero malalampasan po natin yan because we're using the best talents and minds that we have in the entire government machinery para labanan nga po itong COVID-19. Mm-hmm. So just to set the record straight. Adagdagan ko lang ha, yung isang pumupula sa IATF, diba gusto ngang magka-Secretary of Health. So hindi yung titigil na talagang palpak ang IATF hanggang hindi siya maging Secretary of Health. That's the nature, no? O isa namang politiko, dalawang politiko, natural, no? Eleksyon na. Lalo na yung isang politiko, talunan yung kanyang partido, no? So pagkakataon niya itong butasan ng gobyerno. Pero yun nga po, ulitin ko ha, hindi naman po isang taon na ganitong karami mga kaso natin. Itong buwan lang ng Marso po, tumaas yan. Na-manage po natin yan, napababa po natin yan, at nabuksan natin ang ekonomiya na comparative to the rest of the world, we have done very well po. At hanggang ngayon po, dahil nga itong na-experience natin ng spike, hindi lang sa Pilipinas, nananatili po tayo na number 30 worldwide in terms of total cases. Mm-hmm. But sir, if we brand everything as a political motive, couldn't we be missing important suggestions, constructive suggestions? And just to set the record straight, the IATF is here to stay. Wala pong mabubuwag. Is that what you're saying, sir? Wala pong mabubuwag because pag binuwag mong IATF, it's as if you're bubuwagin mo yung buong gobyerno kasi wala nang pang ibang buhay ang IATF kung hindi yung gobyerno mismo. Now, kung meron naman sila constructive criticism, ano ba yung mga constructive criticism nila? We don't take the abolition of IATF as constructive kasi ang IATF pinagsama-sama lang pong talino at galing ng buong gobyerno.
At pagdating naman po sa bureaucracy natin, eh, hindi naman po mga politika yang nasa DOH, nasa NEDA, nasa DOF. Lahat po yan ay mga civil service passers, the best talents that we have, no? So hindi po yan constructive criticism, but if they have constructive criticisms, we welcome them. Kaya lang sa kaso naman ni Vice President, every time he has a constructive criticism, yung kanyang criticism ay nai-implement na ng IATF bago pa niya sabihin. Mm-hmm. Sir, doon naman po just a further clarification doon naman po sa usapin ng indemnification law, doon po sa nabanggit ng Pangulo kagabi. Ibig sabihin po ba ng Pangulo, the private sector should also share with the cost, for example, sa adverse effects, if any, if there's any mishap? Hindi po. Ang sabi ng presidente, hindi totoo na pinagbabawal namin kasi ang reklamo sa kanya, pinagbabawal daw ni Sec Galvez yung pagbili ng bakuna. No? Eh, hindi po totoo yan. Sa katunayan, iniinganyo pa nga natin ang private sector na bumili. Kaya lang ang realidad, hindi sila makakabili without government. Kasi nga po, emergency use authorization, wala pong commercial registration pa ang kahit anong bakuna. Pangalawa, hindi rin talaga magbebenta ang mga kumpanya sa privado nang walang indemnity na galing sa gobyerno na hindi sila pasasagutin doon sa mga side effects dahil nga emergency use pa lang to, no? Hindi pa natatapos ang fourth clinical trial. So talagang involved din ang gobyerno. Now, ang tanging instances na hindi naman sasagutin ng gobyerno ang side effect eh kapag merong willful neglect at saka gross negligence na nakasaad po sa ating batas. Mm-hmm. Sir, final question maybe to you or to Secretary Galvez. Yung simultaneous rollout, when do you intend to begin and na-approve na po ba ito ng NITAG? Secretary Galvez, please. Yun po ang ipipresent po natin this coming Wednesday evening, 8 o'clock, doon po sa NITAG. Kasi nakita po natin sa experience po ng US, Euro, itong pati China and also India and recently Indonesia, talagang kung magkakaroon po tayo ng tinatawag nating sequential system, mahirapan po tayo dahil kasi mayroong mga resources, for example, yung resources ng LGU at saka resources ng national government at saka private sector, hindi mayu-utilize at a time. Kasi po sa system engineering, kailangan po talaga mayroong simultaneous actions, yung parang tinatawag natin sa PERT CPM po, yung critical path method, na kailangan po na pwede natin pagsabayin ng dalawang activities at saka dalawang target o tatlong target so that we can save time and maximize output. Nakikita po natin yung strategy po ng mga lessons learned na nangyayari po sa Israel. Napakaganda po yun kasi talagang concrete yung evidence nung kanilang simulation and also execution exercises. At nakikita natin doon na pagka once na ang ginawa natin, tinarget natin at sa same time, yung healthcare workers at saka yung above 60 and then yung may burden of death at saka may burden of disease, wala tayong nababiolate ng WHO stage doon. Kasi ng WHO stage is that we need to give priority to those people who has the burden of disease and the burden of death. Basically, kung makikita mo yung A1 to A3, ang kanilang tinatawag na exposure is almost almost the same as the healthcare workers. Kaya lang ginagawa natin talaga na yung ibang mga ang gagawin natin is talagang magiging concrete yung tinatawag nating rules. So that hindi pwedeng laktawan ng ibang priority yung healthcare workers at saka yung may burden of disease. So yun ang maganda doon, nakikita natin na pagka nagkaroon tayo ng simultaneous whole of government vaccination, mamobilize natin ang buong 52 or 55,000 vaccinators. Sa ngayon, ang naano lang natin, kasi ang ginagawa natin ay healthcare workers lang at saka mga hospital lang ginagamit natin, nagagamit lang natin isa 1/4 pa lang ng ating capacity. Mm-hmm. At saka yung nagagamit is only yung DOH capability. So mm-hmm. wala pa yung LGU na mga vaccination site na more or less 20 or 30 na vaccination site ng mga LGU. At nakikita natin na talagang medyo magkakaroon tayo ng tinatawag drawdown in terms of yung tinatawag nating desired output. So yun, napaka-konkreto ng mga examples ng mga country na yun. Ngayon ang Indonesia, nag-average na sila ng 300. Ngayon ang India, nung inalaw nila yung private sector, from 300,000, nag 2 million sila noong last week. So nakita natin maganda yung effect noon. And the private sector are also willing to put in the resources
para magkaroon po tayo ng massive vaccination kasi para maprotektahan po nila yung economic frontliners also. Thank you, Sec. Charlie. Thank you, Spokes. Thank you to all our guests. Okay. Secretary Roque. Okay, ang susunod pong magtatanong ay si Chris Jose ng Remate. Ang tanong po niya ay dapat ay kay Secretary Galvez, pero palagay ko po para po ito kay Secretary Vince Dizon. How many people are we testing a day or the rolling 7-day average? How does it compare with the rate in August or the peak last year? Ngayon po, ang pinakamataas nating nagawa ngayong Marso ay 50,000+, no? Mga halos 51,000. On average po, nakaka 45,000 tayo. Malayo po ito dun sa nakaraang taon nung peak nung August. Dahil nung August po, nasa 20 to 25,000 lang po tayo na average. So halos tayo po ay dumoble o mahigit sa doble pa ang ating average testing ngayon. Ngayon on a 7-day rolling average. Okay. Second question po niya para daw po kay Secretary Galvez. The same with contact tracing. How many do we contact trace today compared to the peak last year? So nakita natin ngayon ang evaluation ng ating contact tracing, sir. Talagang medyo bumaba po tayo. Pero ngayon, ginagawa po natin ay minamaximize po natin yung resources ng DILG at nag-augment ang DILG ng kanilang mga resources in order to augment yung ating mga municipalities and cities. And I believe Secretary Vince have an update on this. Sec. Vince. Opo, no, ang DILG, salamat Secretary Galvez, ang DILG ay nagpapadaga na po ng mga dagdag na contact tracers sa ating mga LGUs. Pero para po punuan ito ng ating mga LGUs, ang ginagawa po ngayon ng ating mga mayor ay kapag meron pong isang kaso sa isang lugar, ay tinetest na po niya yung practically yung buong bloke o yung buong street para po masigurado na makapture na natin yung mga potential na may sakit. At ang ginagawa din po dyan ay very active po ngayon ang surveillance ng may mga simptomas. Ang ibig sabihin po niyan, kapag meron pong mga may sipon, gagnat, ubo, kahit na po yan ay hindi pa nako-contact trace o hindi pa natetest, yan po ay ina-isolate na at tinetest na po natin in isolation para po masigurado natin na hindi hindi kakayat ng mabilis itong mga bagong variant natin, dahil napansin nga natin na mabilis kumagat itong mga bagong variant kung ikukumpira natin dun sa nangyari sa atin nung August, July and August last year. Okay. Yung pong second question niya, third question niya na nasagot na po ni Secretary Galvez kanina sa kanyang presentation. Susunod pong magtatanong si Maricel Halili ng TV5. Yes, Maricel, go ahead. Hi, Secretary Roque. Magandang hapon po. Good afternoon po to all our guests. Secretary Roque, sa inyo po muna. Isa po doon sa mga rekomendasyon, particularly ni Senator Recto na, well, not to abolish IATF, pero dapat daw may kasamang representative ng private sector as permanent member. Yun daw may mahusay na managerial skills. Sa components po ba ng IATF, meron pong representative ng private sector? Alam mo, hindi siguro tinatawag na representative, but we're in always close coordination with the private sector. Nagkaroon talaga ng collaboration nga, no, pagdating sa testing with the private sector, collaboration pagdating sa vaccination, no, and then collaboration pagdating dun sa mga decision nga pagdating sa ekonomiya, no. So ang problema lang po talaga, napakahaba na ng meetings ng IATF. Can you can imagine that our meetings last anywhere from 4 to 8 to 10 to 12 hours a day, no? Eh kung dadagdagan pa po natin yung composition, eh hindi na talaga matatapos yung ating mga pagpupulong, no? Pero hindi po kami nagkukulang sa pagkonsulta sa pribadong sektor, at siyempre po ang DTI at saka ang economic team are in very close contact and always in consultations with the private sector. Sir, pwede ako mag-dagdag, sir. Yes, sir. Sa alaman ng lahat, mayroon po kaming meeting ng T3 at saka ng business group every Monday 8 o'clock. Actually po, yung representation po ng ating business sector napakataas. Unang-una, nung nagsimula po ang pandemya, talagang nagkaroon po tayo ng collaborations with different private sector. Binuo po yan ni Sir Paul Dominguez
At the same time, yung mga ano, mga different big companies na Ayala, Concepcion, and other no, other groups na kay Mantesi, Cozon. So yun every Monday 8 o'clock, meron po tayong consultancy meeting at yung lahat po ng tinatawag po ng mga presentation. Yung presentation po ngayon, kalahati po nang galing po doon sa private sector po yun. Meaning yung ano po, yung mga tinatawag nating ano, tinatawag nating mga lessons learned from different countries. Sa kanila po yun. At saka po yung logistics ano, nag-logistics presentation. Nandiyan po sila sila ano po, sila yung Unilab, lagi po namin kausap. Sila Dave, sila Joey, at saka kasama rin po namin ang ano, ang Swilly, si Rhea Surin, at saka si Miss Hakusalan. And then yung lahat ng mga logistic expert po natin na from Aboitiz and other no, na kadalasan po kasama po namin sa during the weekly meeting ng 8 o'clock. At the same time, meron kaming monthly meeting ang T3. Yun po ang consortium na lahat ng mga business sector. Nakadalata po, pagka nag-meeting po kami, umabot po kami ng 700 participants po. Okay po. Secretary Roque, last question po before I go to Secretary Galvez. Reaction nyo lang po dun sa sinabi ni former Vice President Binay na sabi niya, the so-called bubble is in reality a lockdown, but government won't call it a lockdown because it will be an admission of their failure and neglect. Hindi po. Bukas pong ekonomiya. When we talk of lockdowns, MECQ at saka sa ECQ, sinarado po talaga natin ang ekonomiya para lahat ng tao ay manatili sa kanilang mga tahanan. Yun po talaga ang lockdown. Pero dahil nga po dun sa cost-benefit na binigay ni Sec. Chua, wala pong lockdown. It's a limitation on mobility na nagdadahilan para tumaas ang kaso ng COVID, pero bukas po ang ating ekonomiya. Okay. Sir, for Secretary Galvez po, you mentioned po earlier na pinag-uusapan pa yung magiging indemnity agreement ng Pfizer. Kasama po ba doon sa conditions ng Pfizer yung blanket immunity na tinatanggihan ni President Duterte? Yung mga tinatawag tayo mga differences kasi may mga tinatawag tayong legal views ng ano eh, ng Pfizer group at saka yung ating legal. So sa ngayon pinaplancha po yun pero previous days tumawag po ang Pfizer and they still committed sabi nila yung commitment namin sa inyo na we will provide 25 million doses. Ay sinasabi pa rin po same tinatawag nating delivery date sa Q3 and Q4. Sa ngayon nakikita namin most likely kaya po isa sa mga dahilan yung indemnification clause na ginagawa lang dahilan ay talagang nakikita po natin na talagang hirap din po sila sa ating tinatawag na supply and demand na inano po natin. Para malaman po natin na ang ano US, in-invoke niya po yung tinatawag na Defense Procurement Act. Yung Defense Procurement Act po, yung Moderna, yung Pfizer, at saka po yung ano yung J&J, ay talagang yun po ang primary na ginagamit niya na parang vaccine. At hindi po siya pwedeng mag-export even raw materials ng ano ng different manufacturing vaccine. Kaya ang nangyari po ay sa magkakaroon po ng easing out, most likely ang Pfizer at saka yung ibang US and Western companies ng by July or August kasi ang ano po nila ay magkaroon po sila ng independence from COVID by July 4. Ganun din po ang EU, ang ginagamit po nila AstraZeneca, Moderna, Pfizer at saka po itong J&J. So ito po mga Western nito, talagang very acute ang shortage ng mga tinatawag nating mga supply nila. At saka nakita natin, most likely, kaya po hindi pa yung pinapanalyze. It's not only the indemnification that really bothers you, yung ating supply agreement, but also yung tinatawag talaga, ang primary concern talaga is the availability of global supply. So not because of the blanket immunity, sir? No, most likely, ang nakita namin, is only one way of more or less, para nakikita natin unintentionally parang delaying yung supply agreement. Kasi pagka nakapirmahan po ng supply agreement, they will be committed. And based dun sa World Bank presentation na din nilohan ni Yusek Mark, nakita lang talaga na only Sinovac ang isang company na hindi overloaded sa production. Meaning, ibig sabihin, hindi mataas ang kanyang demand kaysa dun sa production naman niya. So meaning, ang lahat ng karamihan ng mga vaccine manufacturers, meron silang tinatawag na over-order. Or meron tinatawag na marami silang nakuha na supply agreement, but their manufacturing capacity is lower than that.
Sir, last na lang po. Yun pong private sectors, are they required na mag-donate ng 50% of the vaccines that they will purchase even after yung tripartite na napirmahan sa AstraZeneca, kahit ibang brand, required po ba sila na mag-donate? Madam, para pong malaman po ng ating mga mamayan at nakikinig at nanonood, yung AstraZeneca po ang nag-demand ng tinatawag natin 50% na meron po sa government. Kasi meron po silang provision sa kanilang tinatawag na corporate corporate principle na equitable access at saka non-privileged access. Meaning yung parang purpose ng private sector ay para ma-balance na yung 50% nabibili na ng private sector, ibibigay po yun sa mga marginalized targeted population ng public sector. So sila po ang nag-demand, hindi po ang national government. Wala po tayong sa Moderna, wala po tayong agreement sa Novavax, at wala po tayong agreement sa Sinovac or other companies na kailangan po nilang mag-donate ng 50%. Only AstraZeneca demanded the 50%. All right, salamat po Secretary Galvez, spokes, and to our other secretaries. Thank you. Hey, Yusek Rocky? Yes, a question from Pia Gutierrez of ABS-CBN for Secretary Roque. The PCOO tweeted a photo of Tacloban Mayor Alfred Romualdez getting vaccinated against COVID-19. Even though he is not a medical frontliner, does this mean nagsimula na ang pagbabakuna ng mga local chief executives who have been reclassified by the IATF as a priority for vaccination? Hindi ba dapat patapusin muna ang pagbabakuna ng lahat ng health workers? What are we doing about this? Yusek Rocky, hindi pa po. Hindi pa nababago po ang ating prioridad. Dapat medical frontliners pa lang po sa ngayon. So again po, uulitin natin, hindi po pwede magpabakuna muna ang hindi mga medical frontliners dahil kung susuway po tayo dito sa order of priority nito, maapektuhan po yung ating future deliveries galing po sa COVAX facility. And of course, we regret this incident, but I will refer the matter to the DILG for proper action dahil kinakailangan po talaga imbestigahan ito. From John Punsalan ng ABS-CBN for Secretary Galvez, required po ba talaga ang private na companies na i-donate sa pamahalaan ng 50% na mabibili nating nilang COVID-19 vaccines? Kung oo, hindi ba magiging doble pasakit ito sa mga kumpanya? Sagot na nila ang bakuna ng kanilang mga empleyado, kailangan pa nila magbigay ng bakuna sa gobyerno? Ask and answered, Yusek. Ask and answered. Yung second question po niya ay about VP, ex-VP Binay, nasagot na po. Tanong po ni Lanes Capanti of GMA News, why is the President questioning the COVID-19 vaccination law provision mandating the national government to subsidize indemnification for severe side effects when he signed the law himself? Was he not informed of the law's provision? Ask and answer na po yan. Ang ayaw ni Presidente, yung indemnity even for willful neglect and gross negligence. Ang susunod po magtatanong si Joseph Morong ng GMA News. Go ahead please, Joseph. Sir, sa guest mo muna ha, bago po go sa ahead. Inyo. Go ahead, please. Secretary Chua, can I go to Director General Chua, please? Go ahead, please. Sir, yun po na ito pong 2 weeks natin na naka NCR plus bubble siya, parang nawala yata siya, sir. Sekchua, are you here? It's not in the windows. Okay. Ako rin, tinitignan ko nga kung nasaan siya. Wala, sir. So, your next question, please. Can I ask our office to call back Sekchua? Baka naputo lang. Okay, please, Secretary Galvez, please. Go ahead, please. Sir, good afternoon po. Sir, yun pong kagabi ninyo no, ng mga figures na 20 million na dadating every month from August to November. Ano po itong brand ng bakuna nito, sir? Dito na po yung ano, yung nasa sa tataas po yung ating tinatawag na supply. Nagtataas po tayo ng more or less 4 to 5 million every sa Sinovac. And then also Sinovac. Opo, Sinovac. So ngayon dadating din po yung AstraZeneca. And then also yung majority ng Novavax. Ang ano po ng Novavax, ang ano po sa atin, kung just in case, puno sila sa this coming third quarter, malaki ang volume nila kasi 30 million yun at the same time.
kung matutuloy po yung 10 to 15 million na volume, more or less 45 million po yan. Kung titingnan po natin, they can provide more or less 7 to 10 million more every or less month. Every month po. And then yung ano po, yung darating na rin po yung ano, yung Johnson & Johnson, and at the same time, kung matuloy po yung Pfizer, malaki po yun kasi they can increase yung ating volume to 25 to 40 million. So yun po ang mga yung ating mga portfolio, na ito po ang vaccine ang darating po yun. Hindi po kasama yung tinatawag natin yung 44 million ng COVAX facility. Okay. Sir Kagabiren, you said that your strategy now, because we have to vaccinate because of the increasing number of cases, no, is that you want to do a simultaneous vaccination by the national government. But national will deal with A1 to 3, and then the LGUs and the private sector. No, the private sector will deal with the A4. So sa May po, ganyan na po yung gagawin natin. Elaboration lang, sir, paano po yun. But we will have to follow the priority list because we're seeing may mga nagja-jump, sir, na kanina may sinite na example. We shouldn't be seeing those kinds of things, sir, no? Yes, ang ano natin, kaya natin na sinabi na talagang magkaroon tayo ng simultaneous kasi darating ng ano ng end of second quarter yung mga deliveries ng ating private sector and NGOs. So majority of them will be coming May, June and July and August. So doon mag-start yung ano natin tinatawag na simultaneous. So most likely yung ating frontliners matatapos natin yan by mid of April. Meaning pwede na tayo magsimula sa A2 and A3. And then, seniors and comorbid. Opo, pwede na tayo magsimula doon. Kasi kumbaga sa ano, kung titingnan natin sa ano, sa provision ng WHO says, these two sections, yung A1 and A2, also have somewhat equal, ano, equal yung kanilang natawag nating burden of death at saka burden of disease. So basically, yung dalawang sector na yon na nakita natin sa Israel, pinagsama na nila. So okay. Para sa nakita kasi ginagawa namin sa ano sa DOH at saka sa ating kay Yusek Mirna na normally pagka nilabas natin yung ano yung volume yung doses doon sa warehouse kailangan hindi na po natin ibalik yon kasi magkakaroon ng double handling at iniiwasan po natin ang wastage, meaning yung experience sa US na pagka once na inilabas yun sa tinatawag natin sa cold storage in order to tinatawag nating ma-enhance ang kanyang ano yung safety at saka yung efficacy ng ano, ibig sabihin hindi magkaroon ng alteration, ay kailangan i-dispose mo lahat yon. So ganoon ang gagawin natin at saka yung ating tinatawag na requirement sa ating simultaneous rollout between the national government, the LGU at saka sa private sector is if the doses are already steady and fully available. Sir, ano kaya pong vaccine yung gagamitin natin sa May? Kung LGU yan, AstraZeneca, no? But from the national... Yung darating sa AstraZeneca is yung 2.6 million ng private sector. Yung LGU darating more or less June or July. So sir, ang gamit natin sa May dun sa simultaneous na sinasaan na gusto po natin will be Astra and maybe Sinovac din? Sinovac, Cabalaya, at saka Moderna. Moderna will be coming. So marami, medyo apat, sir, no? Sir, ano bang violation nung nagja-jump ng line? I believe ang nakita natin, dapat talaga, there is a moral obligation for those people, especially those in the national government at saka local government, that they should not deprive yung tinatawag natin yung privilege and rights ng ating mga healthcare workers. Kasi we have to protect yung kanilang burden for the disease and also yung burden na sila yung talagang lumalaban sa atin eh. Yung sinasabi ka na Sec Duque, for everyone in the tribe, the health workers is leaving them at risk. Especially ngayon na tumataas yung rising cases natin. I believe dapat makita natin yan. And then dapat ang tao maghusga sa mga tao mga ganito na talagang gustong mauna sa linya. Mm-hmm. Sir, while we wait, sir, thank you for your time. Secretary Roque, while we're waiting for Secretary Chua, can I go a little bit to you? Yes, please. Sir, you mentioned yung mga criticisms about how the IATF is doing its job is coming from politicians that have ambitions, no? Would you be able to name particular people? Alam na po nila kung sino sila. Hindi na po kinakailangan pasikatin kung sino pa sila. Okay, sir, can I get your reaction lang, sir, dun po sa sinabi ni Senator Aimee Marcos tungkol sa
IATF, and this is the quote, no? Quote niya to yesterday. Sabi niya, surrender na ako sa IATF, pinabubuwag ko na yan eh. Ano ba talaga? Hilong-hilo na tayo sa kanila, sobrang kanilang utak lockdown, sobrang arrest, kulang sa medical, sa science, sa testing, at asa ng bakuna. I think higit sa lahat, dapat mga doktor at mga public health experts ang nakikintindi nito, and the implementation, paghahati-hatian, ikonsulta sa mga LGU. And then, I'm trying to look for another one that she said today. Regarding the term NCR bubble, she said that, you know, it will be comical if it weren't so tragic. Your comments, sir? Well, I don't really need to say anything else. I've commented in my prepared text that the IATF is actually represents the best minds and talents of government, and that we have successfully managed the COVID-19 pandemic, and we will continue to manage it despite the recent challenge na meron nga po mga bagong variants na napapataas ng numero. So we are also guided by doctors. Naging household names po si Dr. Salvania, si Dr. Wong, at saka yung iba-ibang mga doktor po ng Department of Health. So although it is an entire government approach, the chairman is still DOH. So ang ating primary consultants po ay mga doktor, pero kinakailangan din makita natin kung anong epekto ng mga pulisiya sa ibang aspeto ng ating lipunan. Kaya nandun din po ang ating economic team na pinangungunahan po ng NEDA at ng Department of Finance. Sir, once and for all, yun pong mga checkpoints, we said yesterday that unimpeded dapat yung transportation between or among cities that are in the bubble. But we are seeing checkpoints even between areas that are in the bubble. So once and for all, ano ba dapat, sir? Dapat ba may checkpoint na yan or dapat tanggalin yan? Hindi po prohibited kasi even without the pandemic, pwede naman tayo mag-checkpoints talaga. No? It is actually a form of police mobility to discourage not just mobility but also the commission of crimes. No? So hindi naman po ibig sabihin na palibas sa bubble, itigil na ng ating kapulisan yung ginagawa nila na even without a pandemic. Okay, sir. Wala pa rin po si Secretary Chua, but I can maybe try to ask this question to you. I'm not sure if pwede. So, sir, yun pong, now that we are in under 2 weeks, no, na NCR bubble, can we estimate the loss of in income, for example, if we've shut down or we've limited some of the industries? And then second question is that, sir, if we are avoiding a lockdown, is that because we can no longer provide yung special amelioration program? Well, ibig sabihin, hindi na natin sila pwedeng, hindi na natin kaya magbigay ng ayuda, kaya wag na lang natin itong tawagang lockdown. Well, we have attempted to minimize economic loss, although we continue to be under GCQ. At meron na pang computation talaga na pinakita kanina si Sec Chua kung magkano yung cost of every day of GCQ. So the same cost we continue to incur. Pero hindi nga pa natin hinigpitan, so hindi na madadagdagan yung economic loss natin from the current loss that we're experiencing. Number two, pagdating po sa ayuda, alam niyo po kasi ang katotohanan niyan, government can always provide for ayuda, no? And in fact, local governments are providing ayudas for those na subject to localized lockdown, no? Naintindihan po natin yun. Kung talagang hindi natin sila pagtatrabahuhin, ay kinakailangan magbigay talaga ng ayuda. Pero kaya nga po binubuksan natin ang ekonomiya. Dahil ang ninanais natin ay hindi talang magtatanggap ng ayuda ang ating mga kababayan, kundi magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay dahil karapatan po nila yan. So therefore, sir, if push comes to shove na hindi natin ma-achieve yung target of lowering that cases by 25% and we shift to MECQ, we will have the money to provide our people yung ayuda. Government can always find the money. Pero ang usapin po, ayuda will never be enough. Hindi po yan magiging substitute doon sa pagtatrabaho ng ating mga mamamayan para makita nila o kitain yung mga pangangailangan nila. It's only a stopgap measure. Okay, sir. May question sana kay Secretary Vince, but he answered it regarding the testing and the isolation. So, regards na lang kay Secretary Vison, Dison, and if si Secretary Chua will come back probably and if we have time. But for the meantime, thank you, sir. Maraming salamat, Joseph. Back to you, Sec Rocky.
Yes, a question from Eileen Taliping of Abante. Paano yung protocol doon sa mga taga-probinsya na may appointment sa US Embassy this week? Makakapasok po ba sila sa Metro Manila? Pakita lang po nila yung kanilang appointment slip. And I think that can be considered as essential travel. Tanong po ni Tom Perdigon ng GMA News Desk. Nasagot niyo na po, Secretary, about the statement of Senator Amy Marcos about sa IATF. Ang susunod na tanong po ni Angel Ronquillo ng DZXLRMN, nasagot niyo na rin po yung pagdating ng bakuna kung sasalubungin ng Pangulo. Si Dreyo Calonso ng Bloomberg, may tanong po sana kay Secretary Chua, pero mukhang wala pa po si Secretary Chua. Ang susunod pong magtatanong ay si Melo Acuña ng Asia Pacific Daily. Go ahead, Melo. Go ahead, Melo. Nawala na rin ata si Melo. Tinitingnan ko kung nasa screen siya. Wala rin siya sa screen. I'm here. Okay. Go ahead. Good afternoon. Ano po kaya, Secretary, yung progress doon sa request ko kahapon? Meron na po kaya tayong datos? Ano nga ba yun kahapon? Yung tungkol doon sa performance ng Land Bank of the Philippines, ng DBP at ng Small Business Corporation sa kanila mga naitulong sa micro, small, and medium enterprises. But anyway, I think they need more time, no? Kasi we relayed it, pero wala pa ako nakukuhang input, no? Ah, okay. We will follow up. I'm assigning si Director Ting. Can we follow up with the three entities, please? Go ahead, please. Secretary, I received a copy of the pastoral instruction of the Archbishop of Manila, the Apostolic Administrator, Bishop Broderick Pabilio. At ang sabi niya, they will open the churches from March 24 to 10% capacity, lalo pa sa Holy Week. Merong strict measures, pero they will open the church at magkakaroon din ng mga online services. May I have your comments about this? That would be contrary po to the decision of the IATF. And we ask Bishop Pabilio not to encourage, no, yung disregard of IATF rules, no. Ito naman po ay para sa kabutihan ng lahat. So we understand po that this is Holy Week, but as a Christian myself, as a practicing Christian, I have a relationship with God, no. And kasama rin po sa obligasyon ng Estado ay sumunod din dun sa mga na talaga ng Panginoon na mamuno, no. So I hope the bishop will not encourage non-compliance po with this IATF decision. Yeah, without necessarily putting the cart before the horse, if they so insist in doing what is contained in the apostolic or the pastoral instruction, what will the government do? Ang defiance po ng IATF resolution is not covered by separation of church and state. What is covered is the freedom to believe and the freedom not to endorse a religion. Pero in the exercise of police powers, we can order the churches closed. Huwag sana pong dumating doon, Bishop Pabilio. Wala po tayong makakamit na kahit anong objective, if you will defy and you will force the state to close the doors of the church. Wala pong paglabag sa church and state, if the separation between church and state, if we do that, because that goes beyond freedom to believe and the prohibition to endorse a religion. That will be an enforcement of police power po, to protect the public good. Opo. Secretary, would the Philippines still consider sending athletes to the Tokyo Olympics slated in July 2021? Ay, tuloy naman po yan. No? We are confident that the organizers in Japan know also the nature of the disease and will take all the necessary precautions. Sec Vince, although hindi talaga kami taga-POC. No? Alam ko lang po, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda ng ating mga atleta. Opo. Siguro po para kay Secretary Carl Kendrick Chua, i-request ko na lang po dahil may meeting daw siya with the Finnish Ambassador. If we can look into the data doon sa mga suspected deaths due to COVID-19 and find more details of the suspected fatalities as to their age and their work and their vocation, so that it will further encourage people to know kung ano talaga yung mga tinamaan ng COVID-19. Thank you very much, Secretary. Thank you very much, Melo. Thank you.
Secretary Rocket, tanong po mula kay Vivian Golia ng ABS-CBN for Secretary Galvez daw po and Secretary Dizon. Will the government prioritize Metro Manila for the COVID vaccines expected to arrive this month and the next? Okta research proposal is to inoculate not just Metro Manila's health workers but even other sectors including economic frontliners in order to help control the surge in COVID cases. USEC asked and answered. NITAG will meet on this particular proposal. Second question po niya, may we get a breakdown daw po ng planned deployment for the 2.4 million COVID vaccines expected this month and the 5.5 to 6 million vaccines expected next month? Yes. USEC, Sec Galvez, please. Pag-usapan po rin po, kasama po yung pag-usapan po natin ng NITAG. Okay, your Alfred Romualdez ay nasagot na po. Tanong po ni Rose Novenario of Hataw for Secretary Dizon, sabi po ng WHO representative to the Philippines ay makakatulong para mapababa ang COVID-19 cases sa bansa ang pagpapalakas ng rapid testing, contact tracing at pagtukoy sa pinagmumula ng transmission. 1 year na po ang pandemic, ngunit bakit wala pa rin maayos sa mass testing at sistematikong contact tracing? Saan po napunta ang malaking pondo para dito? Unang-una po, tama po ang WHO. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang ating detection efforts, ang testing at ang tracing, lalo na ngayon na tumataas ang mga kaso. Para po dun sa ikagawang komento, gaya ng nasabi po ni Secretary Roque, nasabi na rin natin, na napakalaki na ng tinaas at dinami ng ating capacity para mag-test simula nung nakaraang taon. Uulitin ko po, mula isang laboratorio, ngayon 229 na, mula po wala pang 1,000 na tinetest kada araw nung bandang mga Pebrero at Marso. Ngayon, nasa mahigit 50,000 na kada araw ang actual na tinetest natin at may capacity tayo na itaas pa yan at yun po ang gagawin natin. So tuloy-tuloy lang po tayo. Sa contact tracing po, gaya ng sinabi ni Mayor Benji Magalong at Secretary Galvez, kailangan pa itingin natin to. Wala pa tayo kung saan tayo na dapat sa dami ng natitrace, pero kailangan magtrabaho pa tayo ng mas maigi para maabot natin ito. Opo. Susunod na magtatanong si Sam Medenilla ng Business Mirror para sana kay Secretary Chua. For Secretary Dizon, ilang pong isolation centers and treatment and monitoring facilities ang target makonstruct po ng government in NCR Plus to help decongest hospitals in the said area? Opo. Right now po, no, nasa mga bandang halos 100,000 po ang ating beds ngayon. No? Na isolation, combined na yan ng national LGU at pati na rin ang pribadong sektor. No? Ngayon po, mataas po ang occupancy, nasa mahigit 70% no, ang ating isolation occupancy ngayon. Pero magtatayo po tayo ng mas madami pa. Ang pinakamalaki na itatayo natin na target matapos ngayong end of March, no, sa susunod na linggo, ay ang isang mega quarantine facility sa Subic, sa Manila Times Colleges. Yan po ay aabot ng 500 bed capacity at yan po ay pipilitin natin mabuksan by the end of March or bago mag-Holy Week. Opo. Susunod na magtatanong si Kylie Atienza ng Business World. When will President Duterte sign the draft proclamation seeking to declare a climate emergency due to ASF? May update na po ba sa pondong ilalaan dito? Wala pong ganun, no? Wala pong order na climate emergency due to ASF. Meron pong state of emergency due to ASF, no? At yan naman po ay nasa pinag-aaralan na po ng ating presidente dahil na natanggap na nga po yung rekomendasyon ng DA na mag-issue ng ganyang proklamasyon. Yung second question po niya about possible abolition ng IATF, nasagot niyo na po. And then yung tanong ni Ace Romero, nasagot niyo na rin po. Susunod na magtatanong po si Pia Rañada ng RAP. Hello, Sec. Yes, go ahead, please. Yes, sir. Yeah. Doon lang, sir, sa comment niyo on when you said that it's not the fault of IATF na nagkaka-virus variants. Sir, but sir, not all countries naman with the variants are experiencing surges.
And even if they are, the surges aren't reaching 8,000 a day. So, sir, this sounds like government is not taking any responsibility for transmissions caused by virus variants. Is it not the government's job to stop virus variants from spreading? Well, it's not within the capacity of government to completely order the mutations of the viruses. It happens because of the nature of viruses. Hindi po tayo naghuhugas kamay. Nandyan po yung pagsubok na tumataas ang kaso. Kaya nga po, nag-decision tayo na ilagay sa 2 linggo sa isang bubble ang Metro Manila at nakikiusap na kung pwede nga po manatili sa mga tahanan. Pero yung sinasabi niyo po, hindi ko po alam ang numero, no? Pero alam ko po, tumaas talaga ang numero doon sa mga pinagmulan ng mga variants na yan sa Inglaterra, sa South Africa, at talaga pong tumataas ngayon ang mga numero sa iba't ibang parte ng daigdig. And then, sir, earlier you said that wala pong, because we're not naman closing down businesses during this NCR plus bubble, wala namang need to provide aid. But yun nga, the Metro Manila mayors just ordered the 2-week closure of gyms and spas and other establishments. Sir, does it mean that we should be providing aid to these establishments? And wala pa po directive na ganyan ng IATF. Pero ito naman po mga businesses na ito, ito yung mga napapatunayan na sila po yung mga super spreader events, no, or activities, no. So for the next 2 weeks lang naman po ito. Sir, so pero sir, meron po bang any form of aid for them? Because nga the impact on their livelihood is great given this new decision of the Metro Manila. We will consider that, no. Sayang wala dito si umalis na si Secretary Carl Chua, no. But I will communicate with the IATF about the possibility of this, no. Pero as I said before, no, 2 weeks lang po ito at limitado po ito mga negosyong ito. And sir, lastly for Sec. Roque, and then before going on to Secretary Galvezana po. Sir, yesterday, did the President have to be reminded that we have a law providing an indemnity fund and, you know, allowing the government to assume indemnity for these adverse effects of vaccines? Hindi po, alam niya yon. Ang sabi nga lang niya, hindi siya papayag na walang pananagutan ang pribadong sektor kung merong gross negligence at saka willful neglect, no. At secondly, kaya nga po hindi makabili ng diretso ang mga private sector ng bakuna na hindi dumadaan sa tripartite agreement dahil hindi naman nila maibibigay yung indemnity na hiningi rin ng mga manufacturers. Sir, kung may liability pala sir yung private sector, what are we guarding against? What will we file cases against these private companies who are providing, donating already vaccines to the government? What are we doing to prevent this willful negligence? And will this not scare the private sector from, in fact, participating in the vaccination campaign? Hindi naman po, kasi marami na pong mga Western companies din na nagsusupply sa atin ng bakuna. No? In fact, halos lahat naman po ng nag-commit na mag-supply sa atin will deliver as promised. In law kasi, we have a very clear meaning of what is willful neglect and gross negligence. It is really unforgivable neglect, unforgivable negligence. And then, sir, my last question is for Secretary Galvez. Sir, since you mentioned, sir, that you want yung simultaneous po na vaccinations, sir, will this make our target date for reopening the economy sooner? Since you said that it will fast track yung coverage of the population. And if sooner, anong timeline po natin? Like anong month na po kaya pwedeng mag-propose ng reopening of the economy? Nakikita natin kasi, nagkaroon tayo ng tinatawag na consultation with the private sector at saka sa mga logistics expert natin, especially dun sa ibang countries, sa Boston Consulting Group, na ganun po kami. Nakita nila na yung scenario po ng ginagawa po natin na sequential at saka yung serial method, matatagal lang po yun. It will take 3 years kung magbabakuna po tayo ng more or less 70 people with the 2 doses. So, nirecommend po nila na sa ngayon, not at the start na ngayon, nagkakaroon lang tayo ng 30,000 per day. Ang para ma-maximize natin na makuha natin yung 17 million, kailangan magkaroon tayo ng 15 million per day or tinatawag na 3 million per week. So yung 500,000 dapat per day yon. And kinompute namin yon with 4,500 vaccination sites. Kung gagawa po tayo ng 100 per vaccination site, magkakaroon po tayo ng 450,000 a day. Sa ngayon po, because of yung ginagawa natin serial na inuuna po natin ng health workers, ang namobilize lang po natin is only 1/4 of our capacity. So in order to fully capacitate yung lahat ng ating mga assets, both sa national
sa local at saka sa private sector, kailangan magkaroon tayo ng simultaneous target. Kasi mayroon pong mga ospital, for example, ng ospital. Sabihin natin yung sa Manila. Tapos na po siya ng lahat ng kanyang health workers at tapos na po siya. So ang gagawin niya po ngayon, yung ibang mga nandun sa A1, kasi yung A1, pinatawag natin A1 to A7. Meron tayong mga priorities yan eh. Yung A1, meron tayong division hanggang 7 priorities. So pagkatapos ng health workers, pwede na dun siya sa other priorities. Kasi ang ginagawa natin, pag na-deploy na natin yung doses sa warehouse ng PGH, hindi na po natin pwedeng ibalik po yon kasi mahirapan po tayo sa tinatawag nating possible ng wastage because of yung double hunting. Sir, yung question ko lang naman po is kailan po mabubuksan yung economy given na kung matuloy po yung simultaneous vaccinations? Kasi dati 7 yung May. Ang makita natin, yung opening of the economy is pagka magkaroon tayo, natitawag natin yung frontliners natin. Kaya nga gusto natin yung frontliners makasama sa ating simultaneous. So pagka once na natapos natin po yung mga frontliners natin with the simultaneous vaccination, most likely we can open up the economy. Most likely siguro alam natin before the end of the year. Kasi hindi pa natin alam eh. Sa ngayon, wala pa tayong conclusive data kung kailan tayo magkakaroon ng economic recovery because we have not vaccinated yet yung ating intended population. But ngayon, nakikita natin sa experience ng Israel, they're already starting to open up when they have 50% ng kanilang vaccination. So most likely, ganun din ang US. They will open up this coming July 4 when they have already more than 50% of their vaccination. That's why ang nakita natin, kung ma-vaccinate natin ang ating mga population as early as possible at fourth quarter, we can open up maybe during December. So inano po namin na ang target po namin, we will have a better Christmas this year. All right. Thank you, sir. Opo. Secretary Roque, may dalawa na lang pong tanong dito na titira. Tanong ni Dreo Calonzo ng Bloomberg for Secretary Dizon and Secretary Roque, how long did our testing go after holidays and why did this happen? Didn't this affect our case count, making the post-holiday decrease artificial? Hindi ko po maintindihan kung ano yung tanong niya. Spox, if I may, no? Ang tingin ko po, no, yung nakita naman natin, ang pagtaas ng kaso ay nangyari nung bandang Marso pagkatapos ng mukhang nakapasok ang mga iba't ibang variant galing sa ibang bansa. Ito ay hindi unique para sa Pilipinas. Ganito din ang nangyari sa Japan at sa South Korea nung January at February. Pumayo din po ng 5,000 o mahigit sa 5,000 ang mga cases sa South Korea at sa Japan nung panahong ito at na-trace po nila ito sa pagpasok ng mga iba't ibang variant tulad ng UK at South African variant. So tingin ko po wagang kinalaman yung pagsipa ngayon dahil dun sa testing natin nung Disyembre. Pero ngayon, ang importante, uulitin ko po, is napakataas po ngayon ng ating pagtitesting kung ikukumpara natin lalo na sa level of testing natin nung unang bugso ng surge natin noong August, July at August. Opo. Last question na po, Secretary Roque. Tanong po ni Celerina Monte ng Manila Shimbun. Regarding the presence of Chinese vessels in West Philippine Sea, China claimed there are fishing vessels without Chinese militia. It said that any speculation in such helps nothing but causes unnecessary irritation. Do you believe China? How do you view China's latest statements? Well, ulitin ko lang po ang sinabi kahapon ni Presidente. Kakausapin niya ang Chinese ambassador tungkol sa isyung ito. At ang sabi naman niya, wala namang hindi na pag-uusapan sa panig ng mga magkakaibigan. Thank you, Secretary Roque. Okay, maraming salamat po. No? At dahil wala na pong mga tanong, we'd like to thank our guests. Pinangungunahan po ni Secretary Galvez, Secretary Dizon, Secretary Chua. Maraming salamat, Yusek Rocket. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po na inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokes Harry Roque nagsasabi, Pilipinas, naku po, maingay po ngayon, pero kinakailangan magmasid, mag-isip, at tignan kung ano na talagang narating ng buong Pilipinas, hindi lang po dahil sa IATF.
Alam po nating tumataas ang kaso. Ito po ay bagong pagsubok at hinaharap po natin ngayon. We will heal as one. Magandang hapon po sa inyong lahat.